ito, iisa lang yung... Hala, nawala. Lagig isa ka dahon, ari. Ay, yan. Hindi ko mahuli-huli kung ano yung mga kumakain dyan. Pero pala siya, may flour. Kailangan kunin to. Alam nyo ba, up until now, di pa din siya. Ayan, tingnan nyo. Nagkahalo na yung kulay. Hey guys, welcome back to another Planzilla video for today's vlog. I'm here in the garden. Today is Saturday and it's around 4 p.m. or maybe past 4 na guys. So I'm here just to update you some of the plants that we have here. Sobrang tuwang-tuwa ako dito sa little pink princess that I have. Alam nyo guys, it went all pink talaga. As in before pa nag-open to, alam kong pure pink na siya. And the next coming leaf, ganun pa din. So, the other one is also a baby. Tapos, ayan, nag-half moon. Yung malaki-laking dahon niya, maganda naman. So, merong iba dito na nag-open up na talaga. And I'd love to show you some of the plants that we have here. Kasi kahit hindi ako masyadong nakaka-check sa kanila every day, ang daming maganda yung tubo. And of course, paganda ng paganda as time goes by. So, if you are interested, just keep watching. But before that, please do not forget to subscribe. Tap the notification bell so you'll be notified pag may bago kaming video. And if you are ready, let's begin. Anyway guys, these are the babies. Dalawa lang to sa babies nung pink princess na to. Ito yung top cut. Ayan, nakikita nyo naman na masyadong malaki yung pink niya. So, nag all pink na to. And even yung mga natira pang babies dito na up until now, hindi pa namin nare-release. Ayun, marami nang nagpipink guys. Pero yung iba dito na sold na. Kasi binibenta namin siya ng mura. And of course, nakita naman yung reference na sobrang ganda niya once na lumaki na. And sharing our white knight, guys, na hinihintay namin na magkaroon ng white for quite some time. Here it is. Ayan. Tapos dito sa part na to, most of the mother plants are here. So, hindi yan ganyan ka-open kasi may nakatakip dyan. Alam nyo naman, every afternoon sobrang init dito pag naharap yung araw. So, maraming mga plants dito ang masusunog kapag hindi namin na-cover. Hindi ko alam kung ano yung mga nagva-vine dito. Basta ang daming vining na mga damo na talagang umaakit dito guys. So, kailangan naming mag-weed out soon. And if you are having the same problem in your garden, kasi meron mga uod dito na umaatake. As you can see, maraming mga dahon na affected. Ayan. Hindi na buo yung dahon. Yung golden dragon na yun, pinagkakain. And even ito, super ganda ng shoot na to, guys. Pero wala kaming nagawa. Kinain talaga siya. Ayan, overnight lang yan. Buti na lang kinabukasan, I found out na nandun pa yung uod. So, nakuha namin siya. Pero the damage has been done. Ayan yung itsura niya. So, the layered Jose Bono is here. Ayan. Kasi sabi ko naman, yung mga mother plant andito, yung mother ng Magnificum andon. So, marami na naman siyang babies. Mapapropagate natin yan soon. Eto, mother plant to guys. Kailangan din namin itong ipropagate. Wala pang pot. So, yun yung kailangan dito. Tapos, this is the mother red diamond. Hala, eto, neon pothos. Pero dahil magkatabi sila ng ano, ng golden pothos. Ayan, tingnan nyo. Nagkahalo na yung kulay. Diba, naghalo na yung kulay. Kasi magkatabi sila. Basta eto, neon talaga to. Pero alam nyo naman, ganun talaga. Palipat-lipat yung genes. Ayan. Etong marmalade na to, up until now, hindi pa napopropagate. Ito, oh. Ewan ko kung nagka-roots na ba siya. Basta yun, hinihintay namin to. Ayan. Mayroon na naman siyang roots, pero hindi pa ganun kadami. Kailangan kasing paramihin bago i-propagate.
Iisa pa yung dahon niya. Well, hoping to see it with more leaves in the near future. So, hindi pa man siguro this week. Pero malapit na siguro yan. Eto, red diamond naman to guys. Mother ng red diamond na pinopropagate namin. Ayan siya. Diba? Meron na naman siyang babies. And nakapapropagate na ako nito. Nabigay na. The Birkin that has been really generous. Ayan, meron ng baby ulit. So, yung baby nito, nabigay ko na sa kapatid ko. Yan yung Red Imperial, meron baby. So, what we are going to update today talaga is yung aglonemas na hindi masyadong nabibigyan ng pansin. So, I'm just gonna share with you guys. I don't know kung meron kayong ganitong klase ng aglonemas. Eto, Lucky Red daw itong pangalan nito guys. Pero, alam nyo ba, up until now, ayan, may ano pala siya, may flower. Kailangan kunin to. Alam nyo ba, up until now, di pa din siya nagkakaroon ng shoot, guys. Ever since we had this one, maybe 2020 pa, December 2020, malaki na siya nung dumating sa amin. And up until now, unfortunately, hindi pa siya nagbibigay ng shoot kahit isa. Kahit ano pang vitamins yung nilagay namin dito. Sa mga experts sa aglonemas, or if you have aglonemas at home, may I know what else is yung paraan para magka-baby siya. Kasi hindi pa rin talaga. Katulad siya ng mga ibang red dito, yung saksom na kinain na lang, up until now, wala pa ding baby. Ito, hindi ko alam kung ano yung pangalan nito. I find this beautiful, guys. Hindi naman siya yung parang rare na aglonema. Ayan, nagsimula na namang butasan. So, nakuha ko na yung kumain nito. Pero yung iba talaga dito, wala talagang ligtas. Kagayan yan, guys, wala talagang ligtas pinagkakain. Ayan, eto o. Yan, hindi ko mahuli-huli kung ano yung mga kumakain dyan, pero for sure, uod. And I just wanna share with you my, ano, green bowl aglonema. For quite some time, guys, di ko siya na-share. Muntik na nga siyang kainin before. Pero ito, iisa lang yung, hala, nawala, lagig, isa ka dahon, aray, ay, wala di ay. Iisa lang yung dahon nito nung dumating sa amin. And now, ayan, look at it naman. So, magandang maganda yung green bowl, guys, lalo na pag lush. So, yung mga aglonemas namin, hindi sila soilless, guys. Meron talaga silang soil. Naglalagay talaga ako ng soil sa kanila kasi mas mabilis kumapit yung mga roots, mas mabilis dumami, tumaba yung dahon kapag may soil sila. Hindi kagaya ng philodendrons na maganda pa rin yung tubo kahit hindi nilaligyan ng soil. By the way, this is my Morodoclok. Ayan, yung Morodoclok, guys. Mukha lang din siyang, ano, Snow White na aglonema. Pero, ayan, meron ng namatay na dahon. Pero, nung dumating to sa akin, dalawa lang yata yung dahon niya. Isang malaki, tapos isang maliit. So, I'm just so happy to tell you na, ayan, medyo dumami-dami na yung dahon niya. Di ko alam, paharap lahat dito. Baka kasi, dandito yung sun. Ano kasi, siksikan sila dyan. Nandyan yung Big Roy. Andyan yung Manila Pride. Pride of Manila. Basta itong ganito, na merong maputi dyan. Ayan. Tapos, this is my Diamond Siam. Sobrang nakaka-happy yung Diamond Siam, guys, kasi ang dami nang naibigay sa akin. Noong time na nakapag-propagate ako, nag-propagate din ako ng eto, White Dove, kasama ng mga Diamond Siam yata yun. Tingnan nyo yung White Dove, guys. My propagations are here. Medyo madami-dami yung propagations ko nito, pero nakapagbigay ako ng tatlo na. So, ito na lang dalawa yung naiwan sa akin. Tapos, yung Heng-Heng, eto, isa pa lang yung propagation na to na naiwan kasi binigay ko yung isa. Yung mother plant, guys, andito. So, I tried to share it with you kasi medyo matagal-tagal na din from that last time na nag-share ako about aglonemas. Anyway, this is also a Diamond Siam, guys, but it has a different color compared to the others. Naka-attach pa pala siya sa mother plant and up until now, hindi pa siya nagkakaroon ng roots. That's why I tried to add some soil para at least naman may pagkapitan yung mga roots if ever. Sana ma-encourage yung mga roots na lumabas. But iba talaga yung kulay niya compared dito. Magkakapatid lang sila at saka yung isang Diamond Siam na napakita ko kanina. So, mas mabilis siya yata sa tatlong magkasabay na dumating dito from Brilliant Green. So, I had Lucky Red and also Saksom Jaipong. Ito, yung naubos nung after bagyong Odette na kinain talaga lahat ng dahon. Ayan, ito.
Tingnan niyo yung itsura niya. Ewan ko kung bakit nagkaroon ng green na ganyan na konti-konti na lang yung pink, yung bagong labas niya na dahon. So, eto, saka eto, siya yung pinakamadami talagang naibigay na shoot sa akin. As in, madami na. Marami na akong napag-sharean ng aking Diamond Siam, guys. Pero ito, tsaka yung Lucky Red, ewan ko anong problema sa kanila. They're having the same medium, guys. Tapos, if naglalagay kami ng vitamins, katulad lang din naman yung nilalagay namin, pareho lang. Pero hindi ko talaga ma-figure out kung bakit up until now, wala pa ding shoots yung mga yan. Alam nyo, from that last video that we have uploaded about these aglaonemas, yung mga naglalagay kami ng fertilizer, ang taba niya, sobrang ang ganda niya. Tapos, bigla na lang naubos nung nakain siya ng mga uod. After Odette, kasi nga hindi namin na-check agad yung mga plants. Ang daming hinaharap na problema nung time na yon. So, we weren't able to check from time to time. Kaya naman nagkaroon ng time yung brown uod na parang nagtatae ng mga mukhang paminta yung tae niya. Ayun, inubos niya yung saksom na yan. Kaya ngayon, imbes na hindi pa nga nagbibigay ng shoot, ayan, nagre-recover pa and unti-unti pang nagkakaroon ng mga bagong dahon. And ganyan, medyo payat din yung stem niya, guys. Hindi ko alam paano yan alagaan, kung paano yan tumaba. Alam ko madaming expert dito, pakishare naman down below. Pero most of the aglaonemas that I have here, okay naman sila sa medium nila kasi na-figure out ko na mas gusto nila yung may soil, mas gusto nila yung expose sila sa sun, hindi man direct, basta palagi silang naaarawan. Kasi nung time na meron pang mangga dito, tapos they were placed somewhere here, hindi nila nagugustuhan kasi masyadong shaded, tapos hindi nila nakukuha yung sunlight na gusto nila. Nung nawala yung mangga, guys, tapos hindi naman sila nilipat dito, they are really getting fine. And yung iba pa nga tumaba, just like this one, oh, nagkakabibis. Yan, alam ko hindi sila rare aglaonemas, guys, but they are really getting better. And kahit ano pa man, even if hindi rare, basta andito, super love ko pa din. And also itong Pink Valentine, is this how you call it? Yung ganyan. Ayan, tumaba siya, guys. Sobrang payat dito na yung tinanim ko. Ayan. So, I'm just so happy that this is the current situation of my aglaonemas. Kahit pa man ang daming kinakain ng uod at nasira yung mga dahon. So, sa mga expert, when it comes to these two red aglaonemas that I have here, please comment down below naman kung paano ko masusolusyonan. Bakit hanggang ngayon hindi pa sila nagkakabili. So, ayun guys, I think that is pretty much it for today's video. Konting update lang naman sa mga plants namin kasi medyo busy pa kami. As you can see, napapakita ko kanina, naglilinis pa si Gerald. Ayun. So, and guys, thank you so much for making it to the end of this video. It has been Maria, the voice of Planzilla Bohol. If you haven't subscribed, please click the subscribe button. Pakitap yung bell icon so you'll be notified pag may bago kaming video. Thank you so much for watching. Bye!